Hi guys, welcome back to our channel. Pag-uusapan naman natin ngayon si Roderick Palotte. Una sa lahat, sino nga ba si Roderick Palotte? Si Roderick ay isang veteranong artista at komedyante sa industriya ng showbiz dito sa Pilipinas. Siya ay nagkaroon ng kakaibang karisma at talento na nagbigay sa kanya ng matagumpay na karera sa larangan ng entablado, telebisyon, at pelikula. Madami nga napatunayan si Roderick Palotte sa mundo ng showbiz. Ngunit, may ilang kontrobersya rin na kinakaharap si Roderick. Isang malaking isyo ay ang kanyang pagiging bahagi ng politika. Siya ay naglingkod bilang konsehal sa lungsod Quezon mula 1998 hanggang 2007, at muling nahalal noong 2010. Ngunit noong 2019 siya ay nasangkot sa mga alegasyon ng ghost employee scam, isang kontrobersyang nagdulot ng ilang legal na kaso. Madaming nagtaka kung bakit nakagawa pa ang veteran actor na si Roderick Palotte ng pelikula matapos mabalitang nakakulong ito. Kasama si Roderick sa pelikulang In His Mother's Eye, na pinagbibidahan ng matalik niyang kaibigan na si Diamond Star Maricel Soriano. Last January, naglabas ng resolusyon ang korte na nagpapatibay sa hatol na pagkakakulong kay Roderick dahil sa kasong kinasangkutan nito kaugnay ng mga ghost employees sa kanilang distrito. Paliwanag ng veteranong komedyante, hindi raw siya nakulong sa kabila ng inilabas na hatol ng korte laban sa kanya. Ang sabi ni Roderick, "Once and for all, hindi po ako nakulong, okay, totoo yun. Yung lumabas sa news, pero hindi naman sinasabi ng news kung ano yung mga legal procedure na mangyayari. Bakit ganoon? Noong negatibo, ang laki-laki ng balita. Pinagpiestahan ako. Pero bakit noong inacquit ako at dinismiss ang kaso ng Court of Appeals, bakit hindi nyo rin pinagpiestahan at hindi kayo nag-hallelujah? So, I find it unfair." Sabi ni Roderick na matagal na daw na-dismiss ang mga kaso niya kaya di daw totoo na nakulong ito. So ano say ninyo dito guys? Comment your thoughts below and don't forget to subscribe to our channel.